Magandang buhay sa ating lahat. Medyo maulan pa din nga pala ngayon dahil sa bagyong Egay. Grabe nga pala ang pinsala ng bagyong Egay sa ibang lugar. Kaya nagpapasalamat kami na hindi gano'n na naranasan namin dito sa Lipa. Pinuksan ko nga pala yung drawer at kumuha ako ng kape. Tapos na nga pala mag-init ng tubig yung ate ko. Pinapalis nga niya pala yung pamangkin ko dahil sobrang kulit nito. Naglagay na ako ng kape sa baso. Nilagyan ko na din ito ng tubig na mainit. Naglagay na din ako ng asukal. Nung matikman ko naman ang kanyang tamis ng pagmamahal. Hinalo ko na nga pala yung kape. Ito nga pala yung pamangkin ko na sobrang kulit. Ito nga pala yung batang mahilig sa mixik sa masisikip porke maliit. Nanonood nga pala sila ng cartoons. Nakita nyo pala yung kambal, sarap ng buhay, pahiga-higa lang. Ito nga pala yung isang kambal, inutusan ni Mudrakel sa magsaing na. Siya nga pala yung masipag sa kanilang dalawa. Shoutout sa iyo, Justin Jake. Pero ngayon lang ho yan, pag-uwi namin ng Mindoro, tamad na uli yan. Char, nakikiosyoso pa nga ang aking pamangkin sa kanyang kuya kambal. Inugasan na nga niya yung bigas at isinalang na. Nagdabog pa nga yan. Char, binaba ko natin yung pindutan ng rice cooker. Maganda ako ng tatlong lata ng meatloaf. Pinuksan ko na nga pala yung ibabaw at bubuksan ko din yung ilalim para mas madaling lumabas yung meatloaf. Sipag-sipagan lang po talaga yan. Sobrang hirap nga naman po talaga magbukas ng dilata pag gamit lang ay kutsilyo. For the gigil na sa pagbubukas ng person. Haring nga ho, tilalabas na natin ang meatloaf. Binuksan ko na nga pala yung magkabilang side ng dilata. Kailangan nga natin palang i-push pababa yung meatloaf para lumabas. May isang way pa nga pala ito para madaling lumabas yung meatloaf. Ilalagay nyo nga lang pala yung meatloaf sa may apoy at utay-utay na siyang lalabas ng pusa. Ito nga pala yung way na ginamit ko kasi tinatamad ako maghintay ng matagal. Madali lang din naman itong gawin. Kaso nga lang dahil sa katangahan, ako'y nasugatan. Char, clumsy lang po talaga ako. Iniwa ko na nga pala yung mga meatloaf. Nagpainit na nga pala ako ng kawali at nilagyan ko na ng mantika. At nung mainit na yung kawali, nilagay ko na din yung meatloaf. Isa, dalawa, tatlo. Ba't di ka pa din nagustuhan ng crush mo? Char, apat, lima, anim. Bakit nasasaktan ka pa rin sa ex mong hindi ka kayang mahalin? Char, pito, walo. Bakit palagi ka pa rin nagpapaloko? Char, balik tayo sa meatloaf. Pero huwag ka nang umasang babalikan ka pa ng ex mo. Char, binaligtad ko na nga pala yung meatloaf. At ito, luto na yung meatloaf. Tara, kain tayo. Sinabaw nga pala nung ate ko yung Milo sa kanyang kanin. Sinabaw ko din yung kape ko sa kanin. Ayun nga pala si Mudrakals na nagsasangag ng kanin. Masarap din nga palang papakin yung meatloaf. So ayun lang. Maraming salamat sa inyong panonood.